Hi! Hello! Kumusta naman kayo guys? Sana okay kayo. Kami okay naman ako. So as you can see ngayon, kasama naman natin si Papa Jackson kasi another episode na naman po yung gagawin natin sa ating vlogcast. So, ready ka na ba? Ready ako. Mas honest tayo dito and walang filter. Okay? So anyways, punta muna tayo sa, syempre ikaw muna yung pag-uusapan natin. Ilang years ka ng DJ? Mga ilang, lagpas na isang dekada? Mga dalawa na. 20 years? Mga 17, 16 years. Mga ganun. Ah, okay. Tagal na kasi 6 years na ako sa Energy FM eh. Oo nga no, parang hindi ko kasi na, hindi ko makwenta kasi feeling ko parang isang dekada pa lang. Tagal. Pero ang bilis kasi ng panahon. So. Tagal na, matagal na. So yun talaga ang first job na gustong-gusto mong gawin after gumraduate? Kasi com arts ka, di ba? Not particularly being a job. Ano pero sana? Gusto ko lang nasa harap ng maraming tao. Someone given attention to. At worst nga, gusto ko kahit maging barker ng jeep eh. Oh, kasi attention. Talaga? Totoo. Okay. Parang ganun. Kung hindi ako naging DJ, siguro teacher ako. Kasi may attention pa rin eh. Kasi, MC, ganun, host. Okay. Basta may tinitingnan ka ng tao. Basta audience. Oo. So kasi syempre pag college tayo, di ba? Habang nag-aaral tayo, iniisip agad natin, ito yung gusto ko talaga after graduate. Uh-oh. So inisip mo talaga na DJ talaga ako after graduate. Hindi naman DJ. Pero high school pa lang ako, yun talaga ako. Parang dun sa path na yun talaga. Nag-umpisa yung pagiging, ano ko, yung pag gusto ko na specifically DJ. Although, hindi ko alam kung, wala kasing, ano eh, direct path pag estudyante ka para maging DJ. Walang ganun eh, di ba? Mostly chances. Ikaw nga chances. Chances lang, di ba? Chances lang. Kung ganun yun eh, kumbaga. Pero nung one time na ano ako, sumasali kasi ako ng mga ginoo-ginoo dati. Nung time na maglilipat ako ng corona, parang corona yata or parang scepter. Yung talent portion na nanonood ako, may nag-talent. Ang talent niya mag-DJ. Tapos? Sabi ko, di mo magaling. Totoo itong kwento na to ha. Sabi ko. So feeling mo, kaya ko din to, ganyan? Oo, sabi ko, di na magaling. So mula na pag yung ba, nag-practice ako. Nag-practice ka na. Yung mga may mga lumber and hardware. Bawa, in check, lumber and hardware. Binabasa ko. Parang voice over naman yun. Pero, di ba nung unang panahon yun naman talaga notion of being a DJ? Sa bagay. Pag nagsasalita ka na maganda, ganyan. Kailan naman nauso yung parang lasing na ako eh. Kailan naman ikaw yan? Lang actually nagpauso nun. Hindi pa siguro. Totoo. Yung naging okay na lang. Oo. Kumbaga, ang tawag dun ay disruptor. Okay, so noon pala, parang alam mo na kung saan ka mapapadpad. Basically. Okay. Tapos, sabi mo nga, alam naman siguro ito na iba kasi lagi mo naman kinikwento sa Erin. Lahat naman. Lahat ng pwede mo talaga nakwento ko. Kaya nga, ano ba tatanong ko? Ito lang yung, ito lang yung na-consolidate lang dito. Sige na nga, tatanong ko pa rin. Pero syempre, di ba, yung unang audition mo dun sa Love ano? Radio. Sa Love Radio. Okay. So, paano ka nag-audition noon? May nagsabi sa'yo? Nabalitaan mo? Wala. Walang ano. Walang nagsabi sa akin. So, paano ka napadpad? Ginusto mo lang pumunta? Eh, ano, call center agent ako noon. Kasi dati ang huling diyay ng LRT during that time yata, parang 8:30 ng gabi. So, pag mga ganong oras, 8:30, nasa LRT ako noon. Papasok ko ng trabaho. Tapos dati, ang mga cellphone noon, may radio pa eh. So, lagi ka nakaradio? Tapos si Nicole Yala noon, panggabi pa. Panggabi siya noon. O, dahil pang umaga sila Labanderas noon. Nawala si Lala Banderas. Yun ang history niya. Si Lala Chicador na siya ngayon, di ba? Dati si Lala Banderas siya, pang umaga siya sa Love Radio. Okay. Nag-resign siya doon, panggabi si Nicole Yala. Si Nicole Yala ang ibinigay sa umaga. One day, nung nakikinig ako, wala na yung pinapakinggan mo nakakatawang DJ. Nakakatawa talaga siya. Fan talaga ako ni Nicole. Ano siya, mag-isa lang siya ng dalawa? Mag-isa siya. Wala pang tambalan noon. Okay. Wala pang ganun. So, tapos, siguro dahil nakikinig mo sa kanya, hindi ko siya naririnig. Napakinggan ko, same station. Hindi ko alam na ano yun, 90.7 yun. Oo. Hindi ko alam. Alam ko lang yung station na yun. Mm-mm. Tapos ang nangyari, nakikinig ako, naghahanap sila ng DJ. So sumakto? Ang voice-over nun, si Nicole Yala. Ito yung plug na yun na nag-voice, si Nicole Yala. Siya rin yung pinapahinggan ko. Tsaka si Justin, nakatrabaho na natin ngayon. Oo. Kasi Tommy Tambay. Sila yung gumawa ng plug na yun. Oo. Kailangan makulit. Parang ganun nga yung plug eh. Makulit. Magaling makisama. Yung parang ganun yung plug nila. Oo. So ang ginawa ko, nagpunta ako dun. So nung time yung narinig mo yun, feeling ko ako itong makukuha doon? Hindi. O nag-risk ka lang talaga? Hindi ako nagpunta lang para maging DJ. So hindi ka confident noon na, hindi, makuha ko? Hindi ko kasi intention na, makuha? Na matanggap eh. Anong intention mo lang? Makita si Nicole Yala.
Kasi fan ako. Fanboy eh. So parang sinamantala mo yung chance na yun, napunta na ako ba, para makita ko si Ma'am Nicole, parang ganun. Yan. Gusto ko lang siya makita. Okay. Doon. Tapos, magkatabi kasi yung booth ay recording room nila. Salamin lang pagitan. So dinala ako sa recording room. Umaga, ano yan, towards lunchtime. Wala akong tulog, galing ako sa call center eh. At nangyari, nandun ako sa recording room. Kumuha lang sila ng dyaryo sa gilid. Tapos? Pinabasa lang sa akin. So nagbasa ka? Walang ready, parang, ang patong ganda-ganda ng plug, wala namang ready audition. So nung binasa mo, feeling mo magaling ka nung binasa mo? Hindi, bulul-bulul ako. So, kinala mo naman ako eh. So anong feeling mo na, shocks, hindi ako makuha na ito? Hindi, diba? wala akong ganun. Kaya dahil, umaga, it wasn't really my intention. Hindi naman yun yung main goal Although mo. Nakita ko si Nicole Yala nun, nag-audition ako, kinawayan ko. Tapos kinawayan ako, pero hindi umiti. So ano na feeling kaya, mo? Kaya yung DJ na ako, sensitive ako na pag pinapansin ko kasi maaalala ng tao yun. Ako nga, naalala ko eh. Although, baka naman normal kasi sa kanya na may dumadalo. Hindi, naka-air siya kasi nun. Baka she was busy yung utak niya nun. So, nung una mo siya nakita na starstruck ka? Hindi. Ano? Sabi ko yun na pala yun. Hoy! Totoo naman. Alam naman niya yun. Nagkakwento na kami. Ah, talaga? Yun na pala yun, sabi ko. Parang, kasi inaasahan ko nun, dahil bibihira ako maging fanboy eh. Bibihira talaga ako maging fanboy, makadami ko na naman, kahit hindi pa ako DJ, kahit artista, hindi mo na ako na-starstruck. So, in-expect mo nun? Oo. Parang, kumbaga, ano, parang iba pala yung pag nag-connect na yung napapakinggan mo sa totoong buhay. Hindi ko may connect eh. O, dahil pretty proper siya sa personal eh. Tapos sa so, radio, ibang personality parang, pala talaga. Parang iba, layo, parang gano'n. Ah, okay. So, doon na nag-start yung journey mo, nung nag-audition ka na, nakuha ka? Hindi. After noon, mga 3 days later, nasang tumawag naman sa akin, si secretary naman. Ano sabi? Ha, English era naman to. Oo, ang sabi. I'm calling on behalf of the office of Mr. Jojo Chu. Oh, tapos. Ganon. My name is Karen Golfo. Hindi ko alam siya si secretary. Oo. And you were requested to be back. Ganon, English. Oh. Tapos ako, parang, ito ba yung makakatrabaho? Huwag ganito magsalita. Tapos? So, bumalik ako. Ang pinabalik nung, tatlo kami. Sining kasabay mo? Yung best friend ni Jimbo, inamatay. Oh. Na DJ. Ako, tsaka si Rico Pañero. Lima kami yung pinabalik. May dalawa pa. Yung dalawa, tinanggal kagad. Tatlo kami. Ah, so ibig sabihin, parang hindi pa sure kung sino sa inyo nun. No. Balik lang kayo. Dalawa lang kailangan kunin. Tatlo yung kailangan. Ah, okay. Tapos eventually, nakuha ka, di ba? Ang ano yata, ang narinig kong kwento, nung time na nagpili sila, si Rico ang unang talagang gusto. Sure ball si Rico eh. Oo. Kasi si Rico, well-enunciated, magaling magsalita. Diba? Hindi kagala ko, slur ako eh. Slur na bulol pa para pang lasing. Okay. Si Rico, pang DJ talaga, pag, diba? That time check was brought to you by, pag siya gumawa nun, parang, wow, DJ. Parang, oh, perfect. O, pag ako, trying hard. So, sure, ang pinagpipilihan, ako lang, tsaka yung isa. Ang ano yata, ang naging dahilan, kung bakit ako yung pinili, dahil kaboses ko naman, si Diego Latigo naman, ng Star FM. Yun ang ikwento ko alam ko ha, na si Diego Latigo, siya na ngayon si Diego Bandido. Oh. Magkaboses kasi kami dati. Ah, talaga? Oh, tapos, yung ang dagdag lang sa akin, may iba akong tawa. Ano ba tawa mo dati? Iba yung tawa ko noon eh. Kasi pa sa Love Radio. Parang hindi ko nabutan. Sa Love Radio noon kasi, di ba, kailangan may tawa ka. Yun ang number one radio doon. So may tawa ka talaga dati? Oo, may tawa. Nakalimutan ko na. Hanapin nyo na lang sa mga... Meron akong distinct na tawa. Okay. Na, looking back, yung tawa ko noon ay, ano, karakter. Hindi dahil natatawa ako. Kung parte ng adlib ko. Kasi noon, yung mga DJs, ganun talaga, di ba? Hindi pa nakikita sa internet. Oo, kasi ako, nung naabutan ko, wala nang... Ewan ko, hindi kasi ako hininga ng ganun tawa. So, tapos noon, napunta iba niya yata yung, ano, yung criteria nung dumating kayo. Siguro nga, oo. Alam ko, nung kinuha kayo, ang pinagdian si Kechiko, di ba? Oo. Ang criteria lang noon na hinahanap, yung papalit, huwag i-bash. Basta, oo. Yun lang. Oo, kaya babae yung pinalit kay Kechiko. Oo, kasi si Kechiko noon, very strong yung kanyang following. At kahit sinong pumalit, baka iba. So, naganap sila na malambot yung karakter. Kaya yun. Okay. Oh. Oo. So, tapos noon, so doon na nag-start yung career mo. Ano yung first time slot mo? Hindi, yung training ko madaling araw eh. Ah, so doon ka nag-start? Madaling araw. Siguro 1 week lang yun. Lahat naman yata panigisimula kang DJ, madaling araw. Madaling araw. Pero, ang sa madaling araw, 1 week lang yung mga 5 days. Monday sa Friday. At tinuro lang paano mag-operate ng okay. Time check. Ganyan. Yun lang. Na sinasabitan mo lahat yun. Talaga? Oo, kasi naalala ko yung boss ko si Sir Willy. Kinakausap niya ako noon eh. Tawag na dapat self-educated. Oh. Hindi ko talaga kaya eh. Talaga? Karakter ko talaga ito yung mag-salta ko. Yung buo, marinig mo ng buo, paiintindihan mo lang ako, pero hindi mo narinig per letter. Ganun. Parang kaya Willie Revillame eh. So, diretso lang. Hindi mo maintindihan yung pag self-educate mo, pero alam mo ano sinabi. Ganun. So, paano nag-start yung sumikat ka bigla? Ano yan eh?
natanggalin na ako. Nung 8 to 10 ka? Naging panghapon pa ako nun eh. Parang 1 to 3 yata ako. So ba? Kung saan, naging panghapon 1 to 3, tapos ginawa akong ano, pilot 4 to 7. Nang hapon? Maga. Madaling araw? Nailibot ko yan, 4 to 7. Pero alam mo, tinacharing lang ako nung sinabi sa akin na ano, na pang umaga, ikaw nasa yung obligasyon ng ano, pinakamali. Pero alam ko yung charing yun. Alam ko nun, feeling ko ha, pero looking back siguro naman hindi. Feeling ko nun, gusto na akong tanggalin. Yun yung pakiramdam ko nun eh. Kasi totoo hindi ako nag-improve. Ah, talaga? Dahil, sa kasi pag pinangarap mo mula bata ang pagiging DJ, may peg ka kung ano yung pagiging DJ. Na hindi ko nagagawa. Kasi dati, di ba, directed ka kung nalang pwede mong gawin. Pero looking back, ay ba, balikan natin yung dati pa, nung hindi ka pa sikat, na nag-a-adlib ka lang, wala ka pang color nun, di ba? Ano sa palagay mo? Hindi ako makikinig sa akin. So, feeling ma, 1 out of 10, mga anong score mo? Interesting yung kwento niyan. Actually, hindi ko pa ito nakwento ito ng busa niyan. Maganda ba? Sige. May team building nun, yung buong team na yun sa Tagaytay, yan, sa bahay ng boss. Pero bago nag-team building na yun, nilagay ako sa gabi, 9 to 12. O, nilipat ka na naman. O, bumalik ako sa 9 to 12. Oo. Tapos, during that time, wala namang survey ang gabi. Ang survey natatapos alas 8 eh. Okay. So, whatever you do beyond 8 p.m. or 9 p.m., you do not do any damage on the station. So, okay lang. Kahit sumabit ka, gano'n. Kasi, wala ka nang halos bilang. So, ang ginawa ko, hiningi ko yung, nung binigay sa akin yung programa na yun, hiningi ko sa boss. Sabi ko, boss, sir, really, pwede ba akong, ano, magpayo? Yun talaga yung unang pangarap ko. Feeling ko I have something in me that can give advice eh. Sige, parang walang pilitan, umuulang siya. Oo. Eh, di ba mahigpit siya eh. Sa programming, sobrang higpit niya. Pero pa nung hinili ko, umuulang. Sige. Parang, sa utak-utak ko, wala ka nang magagawang damage eh. Parang gano'n. So, I was given 3 months. Walang hindi ako pinakialaman. Pinabayaan lang ako to. So, ikaw pala yung nag-isip kung ano yung gagawin mo nung gabing yun? Yes. Tapos, gabi. ang gusto kong title ng programa, TLC. Ay, ako nag-isip ng TLC. Hindi ko lang alam kung anong pagiging kahulugan ng TLC. Basta gusto ko TLC. Bakit? Kasi tender loving care yun, di ba? Tender loving care. Gusto ko lang ng ibang kahulugan yun. Tapos katabi ko si Stanley Medrano, yung tropa ko. Siya nagbigay ng true love conversation. Siya yun, siya nag-coin nun. Si Stanley Medrano. True love conversation. Ang una niyan, true love confession. Okay. True love confession, sabi ko mas maganda pag conversation. Okay. Naging true love conversation. And then later, di ba, wild confessions. So yung na suggest ni Stan, nagawa yun. Okay. So I was given 3 months, I give advice. Pero yung, ang problema nun, ang pagbibigay ko ng advice, ang naging peg ko naman, si Joe Domingo. Ah, siya yung inilook up mo. Oo, kasi love notes taste, di ba? Oo naman, kahit ako eh. Eh, ang problema, Kara, malayo si Joe Domingo sa... Si Joe Domingo, parang salita, well-enunciated. Oo, tsaka malamana eh. Oo, di ba? Tapos, yung trying hard talaga yung dating ko, ginagaya ko talaga siya. 3 months later, nagka-team building yun na yun. Oo. Tinanggal yung show ko. Dahil feeling nila, hindi maganda yung show, hindi ka-effective. Oo, ganito yung kwento niyan. Hapon pa lang, nagparamdam sa akin yung dalawa. Sir Jojo at Sir Willie. Jana, tonight, we might be... Eh, Sir Jojo, kaya lang alam ba? Sir Jojo. Medyo ano yun eh, tito magsalit, uncle mag... Oh, we might be able to, re-evaluate your show. So, yeah, but just be emotionally ready. Alam ko na. Ang ginawa ko, may pool kasi doon, Olympic size eh. Nag-swimming ako 3 hours. Feeling ko, pag tinanggal sa akin yung show na yun, wala na akong nakilibot ko na lahat eh. Di ba, nag-isip na ako, ano ba, mag-call center ako ulit. Naglumalangoy ako, 3 hours ako lumalangoy ka na. Eh, marunong ako lumangoy. Tapos malaki katabang ko nun eh, lumalangoy ako 3 hours. Nung team building nun nung gabi, nung in-launce na tatanggalin na yung show ko, ang unang kumontra, si Justin. Pero hindi sinabi kinukontra niya, parang sinabi lang niya na let's re-evaluate. Huwag muna, ganun. Tapos yung anak ng boss na kasama namin sa team building ko, nandun din. Siyempre anak na may-ari yun eh. Tapos si Katrina na golfo, si Secretary. Tapos, parang everybody else chipped in na let's give it another try, 3 months. Mm-hmm. So, very rare na yung si Sir Willie dati can be persuaded na pumayag. Wala naman pakialam yung sa consensus eh. Pag sinabi niya eh. Ganun yan eh. Hindi na bibend. For that night, siguro isip niyo na may nakikita itong mga to na baka hindi ko nakita. I was given another 3 months. Pero sinabihan ako sa ano, if another 3 months, wala ka pang improvement,
Pero wait lang, kung nakikita nila na, di ba gusto nilang alisin yung show at nakikita nila na parang wala to, ikaw ba, looking back now ah, syempre makakompare mo ngayon tsaka before, sa tingin mo ba tama sila nung time na yun? Hindi ko alam. Hindi ko alam. Alam ko lang mawala ko ng work. Hindi, pero nung naiisip mo ngayon, baka nga hindi ako magaling nun. Sa tingin mo ba, hindi magaling talaga nun? Pero feeling ko, kaya lang ako kinampihan nun kasi nakita nila ako nag-swimming ng 3 hours. So, ano? Pero sa tingin mo, maganda ba yung pakikipag-usap mo sa caller nun? Yung mga unang ano? No, wala. Ah, so wala pa? There was nothing about it worth saving. So parang nothing special? There was nothing about it worth worth saving. Wala. So tapos na nabigyan ka ng chance ulit, nagtuloy-tuloy. Nabigyan ko ng chance, pagbalik ng Maynila, a week later, kinausap na ako. If you want to do the time, kasi that yung show ko ba para sa taga-radio ka, para alam mo yung term, it's called transformational show. That yun ang kategory ng show ko. Transformational show. Yan ang tawag yan. Diba? Sabi sa akin yung sarili nun, if you want to do a transformational show, sabi niya, do it in your own unique style. Huwag kang gagaya ng kahit kanino. Kasi ginagaya mo nga si Joe, diba? Oo, sabi niya, kung Ilocano ka, mag-Ilocano ka. Okay. Mag-Ilocano, purong Ilocano, di ba? Oo. Find a way to ano to work around ano, yung mga yung loopholes ng ano ng ethical standards ng radio. Mm-hmm. Say for example, you cannot go ahead and say tanga during that time, sa pinipi dati. Mm-hmm. But you can say katangahan. Mm-hmm. 'Yon, di ba? Hindi mo pwedeng sabihin gago ka, but you can say kagaguhan. You don't say bobo ka pala eh. Di ba? But you can say kabubuhan. Kababuhan or may loophole yan eh. Pwede mo sabihin na, bobo ka ba? Kasi it becomes a question. Diba ginagawa ko yan ngayon? It becomes a question. I'm not imposing it. Okay. Diba? But you imply. But, you know, kailangan, sabi sa akin ni Sir Willie nun, kung gagawin mo yan, make sure na pag pinatawag ka sa IBP, meron kang ikakatwiran kasi pinanggalingan ka. Hindi ka nag-trip lang. Mm. So, napatawag ako sa IBP. Napatawag ka? Oo, oh, ilang beses. Ah, talaga? Pero hindi dahil dun sa pagpapayo ko. Actually, sa mga salita. I was commended by several pastors. Uh-huh. Tapos sabi ko, Pastor, thank you ah. You say the things we couldn't say. Oh. So, doon ko napavalidate. Oh, ako naman, napatawag ko sa ethical, ano, ethical board ng KBP. Kasi ang expression ko noong una, my God! Yung my God, medyo blasphemous siya. Kasi nga, di ba? Ah, okay. At ginagamit ko siya wild confession. So, parang, okay. So parang nag-iba yung timpla ng show mo nung naging ako. Pinakinggan mo yung mga payo, ganyan. So, naging mas more ikaw talaga. And then I started reading and watching. Doon ako nag... Kasi feeling ko na I have to equip myself. Until now, Mahilig ka manood, mag-ano. And I have reason why I watch, I read, because I am equipping myself. Mm-hmm. I-work ko yun eh. Mm-hmm. So, nag-umpisa na ako manood ng sociology, ano... yung mga about social sciences, uh-oh, psychology, hindi man ako mag-aral sa eskwelahan, at the very least, equipped ako. Okay. So, na nagtuloy-tuloy yung show mo, doon na ba dumating yung time na nag-hit na siya? Matagal. Gano'ng matagal bago nag-hit? Wala mga si-survey eh. Diba? So, kahit na may nakikinig na sa akin, may dumadalaw pa unti-unti, walang pera. Walang pera kasi walang survey eh. So, paano nag-start? Na mag-iba yung team yan. Yan ang claim to fame ko sa industriya. Oo. Ito, sinabi sa akin to. Because of me, nagkaroon ng third prime. Yung panggabi. Sa akin nag-umpisa yan. Sa akin nabuksan, nagkaroon ng third prime time sa industriya ng radio. Sa akin yan, claim ko yan. Wala makaka-dispute dyan. Mm-hmm. Dahil sinabi sa akin yan, wala namang service sa gabi until nagkaroon ng TLC. Oo, dahil sa ginawa. Pero, kailan nag-hit yung TLC? After 1 year? After a month? 4 or 5 years. Ah, matagal. Matagal. Ah, talaga? Matagal. So, ibig sabihin, nung panggabi ka ng mga 1 to... Walang pera. Nagkukomment ako. Nag-jip ako hanggang Fairview. Talaga? Yeah. Wala pa mga... Sumasak, naglalakad ako nung mula CCP hanggang Harrison Plaza. So, Harrison Plaza, sasakay ko ng jeep. Hanggang City Hall ng Maynila. City Hall ng Maynila, sasakay ko ng FX. Pag may pera. Pag walang pera, jeep hanggang Fairview. Pero nararamdaman mo na noon na unti-unti habang... tumatagal na parang ang dami ko ng fans, ang dami ng ano, o wala pa rin? During that time, ano eh, siguro pride na rin na sasakay kang jeep, tapos kasabay mo yung mga nakinig sa'yo. Ah, parang kinukwento mo sa akin, nung nagbabanda ka, diba, kumakanta ka mamaya, kasama mo sa jeep yung mga nanood sa'yo. Ganon yun, parang walang pera. So, as in, wala. So, na ika-50 year, tama? Fourth or fifth? Mga ganon, ika-limang taon. Oo, nag-hit na yung show mo. Ano yun, may survey na nun, kaya nalaman mo, ay, hit na to, ganon? Ang... Paano ko ba naramdaman na meron? Ito na to, yung turn, parang turning point, ganun. Nauna yung ano eh, nauna yung mga clients sa labas eh, bago yung loob eh. Mm. No, kasi so, dati, kahit may endorsement ako, binibigyan ako ng opisina, maliit pa rin yung value ko sa opisina eh. Oh.
Oh, pero no, one time kinuha ko mag-endorse ng Talk and Text. Although through pa rin the office, binigyan ako ng kalahating million. Oh! Hindi ko makakalimutan yun, ha? Talaga? Kalahating million. Alam mo, sira ulo ako nung araw. Bakit? Binigyan ako ng kalahating million cheque. Oh. Hindi talaga ako mahilig sa pera, eh. Totoo, totoo. Hindi ako yung, wow, yeah, may kalahating million. Hindi ako na, ano, na, hindi ako excited. Alam ko lang may kalahating million ako. Endorsement yun. Ang nakalagay sa contract ko, kalahating million, isang unit ng cellphone na maganda, tsaka isang bench. Okay. Alam mo yung pagpunta ka Mercury Drag, yung Rea Generics na bench. Mm-mm. Merong bench na ganun, Talk and Text. Talk and Text ba natin tawag? Mm-mm-mm. Ah, galit na galit ako. Bakit? Late na bigay yung bench. Dahil sa bench? Yung bench yung gusto ko. Talaga? Oo, oh, hindi ko alam. Na, huy, may kalahating million hindi, to. Hindi talaga ako maano. Hanggang ngayon naman, hindi ako mahilig sa pera. Okay. So, nung nag-start na ako, kumuha ka ng kalahating million, doon na ba nagsunod-sunod yung pera mo na malalaki? No. Ang problema, kapag buong buhay mo mahirap ka at nabigyan ka ng pera na significant, malaki ang kalahating million. Oh. You don't know what to do with it. Naubos mo? Saglit lang. Oh, kasi hindi ko pa alam anong gagawin ko. Yes. Kasi gastos ka lang. Kasi, di ba, kailan ba na naman na ang pera dapat ginagamit mo to make more money. Mm-mm. Di ba, make your money, di ba, make you more money, parang ganun. Okay. Ang bilis na naubos, no? Saglit lang. Oh. Tapos meron na naman. Kinuha kong commercial ng ano, sa meron akong commercial. Daming commercial, Creme Top. Sunod-sunod na yun. Eh. Sunod-sunod na. Talagang overnight. Ano na, tapos ang endorsement ko noon, kaliwat kanan. Mm-hmm. So, dami kong ano. So, yun na yun. Doon na nag-start. At saka nagkaroon na ng survey sa gabi. Nauna yung survey sa gabi. Matagal so, na may survey sa gabi hindi before. Hindi pa siya na-shock na, ha? May ano, mataas pala tayo sa gabi. Hindi na-shock ka na gano'n. Hindi. Noong time na yun, konti pa lang naman kami. Papa Dan, si Chacha, ako. Yung pero mama, mataas ka noon. Hindi ko na maalala. Well, sana. Kasi number one yung love radio ng time na yun. Oo. So ayun na, nagtuloy-tuloy na. Nagtuloy-tuloy na. Anong naramdaman mo? Kasi syempre, probinsyano ka, tapos dati sa'yo mo, nag-jeep ka, nagko-commute, tapos biglang sumikat ka. Ano na-feel mo na sobrang saya mo siguro nun, di ba? I didn't know what to do with my life. Talaga? Oo, I didn't know. Even yung schedule, ano, schedule na kitain ko yung anak mo nun, randomly lang eh. Tsaka puro work ka kasi nun, di ba? Oo. Parang ang mundo mo, trabaho. Kasi takot ako mawala eh. Kasi ito na eh. Parang gano'n. Lahat na binigay ko na. Although hindi ko alam gumastos. Ang naging therapy ko na maglibre. Lahat na kaibigan ko na libre. Libre mo? Oo, lahat na kaya. Di ba? Hindi ako naglilibre yung... Hindi ko nang lalait ha. Hindi ako nalilibre nung ano yung... Gusto ko talaga ba naglilibre ako pa si club. Talaga? Oo. Sofitel tayo kakain. Dahil? Soler tayo kakain. Or ganun. Dahil? Wala lang. Feel mo lang? O feeling ko kasi... Gusto mong, ang dami ko pera eh. Ganun. Alam mo, it goes back to when you were younger eh. Meron talagang ano yun eh. Meron talagang... effect. Kasi nung bata ako, yung mga kaibigan ko, meron silang mga bagay na wala ako. So, when I was younger, when I was a kid, I need to work harder para matropa ko sila. About text. Wala mong bilhin text eh. Kailangan magbenta ko na is buko ng gulay. Mm-hmm. Bibila ko ng text para makalaro ko lang sila. Ah, so ngayon, kaya nung nakamit mo na, oo, kaya, ito na yun, oo, parang ganun. Ganun. So I wanted to impress. Ano ako eh? Anong tawag? May tawag ka dun eh. Ano? People pleaser talaga ako eh. Oo nga. It bothers me kapag hindi ka natutuwa sa akin. Ganun. Lately, hindi naman. Siguro nag-mature naman na ako. Pero na-feel mo ba na ano na nung time na syempre sikat ka na, ang tagal mo ring sikat, di ba? Talagang... Yumabang ako. Ayun, yung tatanong ko. Yumabang ako. Nararamdaman mo yun noon ah, o hindi mo siya na-feel, ngayon mo lang siya na-realize? Hindi ako yumabang in a sense, sinadya ako yumabang. Ano? Hindi ako yung yayabangan kita. Hindi ganun yung yabang. Yung yabang ko yung... Say for example, nasa event ako, nakaupo ako. Oo. Oh. Tapos... Dati kasi uso meet and greet, di ba? Oo. Eh, may meet and greet naman after the event. Mm. Tapos nandiyan ka, picture ka sa akin. Sabihin ko siya, ma'am, antayin mo na yung meet and greet mamaya. Ha? Ah, talaga? Yung mga ganun yung mga, I do not bend. So, ang taas ang tingin mo sa sarili mo? No. That was the effect siguro, yes. Parang, yung ganun yung yabang ko. No? Alimbawa, kumakain ako, tapos ang sarap ng kain ko, tapos biglang, pwede ba picture? Ayaw mo ng ganun? Teh, kain muna ako, teh. Ah, ganun, okay. No? Pero, alam mo, in hindsight, kung titignan mo, tama naman kumain muna ako eh. Pero, hindi man siguro ako namatay kung nagpa-picture lang. Oo. Parang gano'n. Kahit nakikita mo ba ngayon? Di ba? Ngayon, ikaw na kayo lumalapit diba? Eh. Ano ako pa, akin yung camera mo, mag-picture tayo. Oo. So noon, parang nagkaroon ng effect sa'yo yung kasikatan mo talaga. Yeah, hindi ko man. Alam mo,
Ito sa mga sisikat pa lang ha, or sa mga sumisikat. Kasi ako, hindi naman sa pagyayabang, pero sa mundo ng radyo, medyo nag-pick naman ako kahit paano. Kahit paano, kahit paano. Diba? Pag namatay na ako, pag-uusapan nyo ng panahon ni Papa Jack, Papa Jackson. Kumbaga, ano, timestamp nyo ako eh. Diba? One thing I discovered, there's nothing special about being famous. Talaga? There's nothing special about being famous. Lalo ngayon, sa panahon ngayon, lalo ngayon ha, ang dali sumikat. Gumawa ka lang na kawalan niya kasi katoxic ka na wala, sikat ka eh. Eh ngayon kasi yun. Pero there's nothing, even before, there's nothing really special about being famous. Being famous is just being known. It does not make you a special person. And ano, alam mo, it takes a lot of maturity to get to that point. Para pag nakita mo kung saan-saan, madali akong lapitan. Kanina lang, nakita mo, di ba, nagpahangin ako ng gulong, di ba? May nagbibayad ng tinapay, nilibre ko yung buong shell. Kala, chichika mo. Oo, lahat. Malala mo, may anak ka na ba? Naghiwalay ba kayo ng asawa mo? Oo. Pero, nakikita mo yung difference mo ngayon at noon? Ngayon, no? Yung demeanor... Ano talaga yung nagsabi? Yes, oo. Totoo naman. Hindi, kasi ito ah, share ko lang din ah. Kasi nung nakilala din talaga kita before, na-feel ko din yung medyo hangin. Hindi naman sa hangin na tinatry mong magyabang, pero yung... Stiff. Uptight. Basta parang may something talaga sa'yo na parang, oops, eto ako. Hindi kayo pwedeng ganyan, hindi ka pwedeng malit kapag kausap ka, hindi ka pwedeng pinaghihintay. Hanggang ngayon naman, ganun pa rin ako. Hindi. Hanggang ngayon. Hindi ako. Pero iba na yung paraan ko ng pagkasabi. Oo. Tsaka noon, parang madalas mo sinasabi na, eh magaling ako eh, kaya ko yan eh. In my mind, parang oo, magaling ka nga, pero ba't mo sinasabi? Ba't kailangan mo sabihin? Pero ngayon, ibang-iba ka na kasi hindi mo siya sinasabi. Ginagawa ko na lang. Oo. Hindi, magaling ka naman talaga, pero hindi mo na siya kailangan sabihin. So, ang laki din ang difference talaga noon at saka ngayon. Sana. Oo. What made you realize na... Oh, maturity. Maturity. Ano, maturity. Oo. Na teka lang, parang oops. Maturity. I think, ano, you come to a point where you look at the things that you've accomplished and it means nothing. Babalikan mo dati, if I'm going to make a choice, if I can go back in time, would have I just impressed my friends or not dati? Mm-mm. Kasi yun ang yabang ko nun eh, makapag-impress. Or nag-ipon ako. Ah, so yun yung mga regrets? Yun yung mga regrets ko sa buhay. Okay. I do not regret looking after my friends. Mm-hmm. But maybe I could have looked after them in a different way. Uh-uh. And ang hirap kasi hinto anong part na yun kasi ang love language ko talaga ay giving eh. Actually, kung ikaw talaga yun eh. Kahit magkahaway tayo, kahit galit tayo, pag ano, nagbibigay talaga ako. Diba? Oh, yun talaga ang love language ko eh. And there's no way you can take that. No way you can take that away from me. Yun talaga ako eh. Nung time na nawala ka sa Love Radio, you know, kasi yun talaga yung kasikatan mo eh. Talagang peak mo yun eh. And then suddenly, oops, tapos na. Parang ganon. Kasi nawala ka dun eh. Yun yung time na nalungkot ka talaga, umiiyak ka. I questioned by decision. Looking Why? Back, it wasn't a very sound decision. Pasalamat lang ako na pag-alis ko doon, sa Energy ako napunta. Sobrang thankful ako doon. Mm-hmm. Diba? Kasi I think Energy FM took really good care of you. Hindi lang of me. Mm-hmm. Diba? Really took good care of me kung ano ako pagdating ko dito. Kasi yung angas ko noon eh, naiintindihan ako ng Energy FM na may pinagagalingan ako noon eh. I was vindictive and everything. So, looking back, but going back to your question, looking back, it wasn't a very sound decision. I think kung tamang umalis ako noon, that's arguable yun eh. Whether tama o mali yun, arguable yun. Kasi so far, good outcome naman para sa akin ang nangyayari. Mm-hmm. Diba? Pero, I could have done it better. Mm-hmm. Diba? I shouldn't have done it the way I did it. Especially now na manager na rin ako sa Energy FM. So, ano yung mga realization mo? No? Ikaw na yung naging boss ngayon. Alin? Kasi, syempre, ikaw yung, parang ako dati, ikaw yung empleyado, tapos ngayon, bigla ka naging boss. Anong mga lessons mo, realizations? Una sa lahat, ano, you have to detach from the emotion. So, mahirap talaga maging boss? Hindi mahirap eh. I think to lead a team is a blessing. Eh. Diba? It's an honor to lead a team. Mm-hmm. Diba? It's a rare chance to lead a team of personalities. Ano yan, kumbaga? Kasi iba't ibang tao yung it has its own challenges, di ba? Pwede mo silang pagalitan, but not make them feel inferior. Mm-mm. Tricky yun eh. Di ba? Maninermo ka, but to a point,
you cannot make them them feel that they're inferior, that they're underdogs, di ba? Mm-hmm. Pwede tuturuan mo silang magkaangas sa trabaho nila, especially pag di-DJ ito, and yet hindi dapat umabot sa puntong ikaw yung aangasan. Tricky yan eh, di ba? So it's always kumbaga, it's always a shooting arrows in the dark method. You shoot arrows in the dark, but hindi na maangat method, you go on with it. Kung meron kang hindi tinamaan, then you change your strategy. Sa tingin mo ba, 1 out of 10, sa tingin mo, kung i-rate mo yung sarili mo as a boss, ano ka doon? 3. Bakit naman 3? Anong bokya? I think that's mga ganun. Kasi, one of my favorite person in the world of all time said, you cannot question popularity. Well, you can, but you will be wrong. Linya ng kanta niya to. And we are in the business of radio. Diba? Up until the time na mag-rate tayo, hindi ko kaya i-claim na good leader. So yun yung basihan. That's my parameter. I know, hindi ako bulag, hindi rin ako mayabang, but I have no, that in my stay sa Energy FM, I will not say, baka kasi mapanood ng boss natin. Hi, Ma'am Becca, I love you, man naman kita. Becca. Hindi, I will never claim I did so much for the enough na single-handedly. Mm-mm. One thing I did special for the team, I have set things in motion. Importante yun eh. Set things in motion and things will follow, people will follow. At yan ang lagong ginagawa. I don't lead by doing things, I set things in motion. Baka hindi nyo alam, yun ang leadership ko. I set things in motion. Diba, halimbawa, nung nag-uumbisa tayo dito sa Energy FM, anong ginawa ko? Pinarenovate ko lang naman yung lugar. Bakit? Kasi gusto ko kayo mag-selfie lahat para sumikat kayo. Hindi ko kayo ito sa mag-selfie ha, at mag-vlog. Pero anong ginawa ko? Pinarenovate ko yung paligid para pag nag-vlog kayo, maganda paligid nyo. That's what I do. Ganun ako mag-isip eh. Okay. Diba? Ganun ako mag-isip. Halimbawa, hindi naman tayo nagre-rate pa, diba? But I was able to find the way to bring you all to Hong Kong and Macau. Oo. Bakit? Kasi think na yung mga dapat yung mga top rated. Diba? Diba sila nga hindi nag-abroad, tayo nag-abroad. Pero bakit ko ginawa yun? Kasi gusto ko in the next 3 months may kwento kayo sa programa nyo. So more of ano ka sa welfare ng mga jobs? Yes. I set things in motion. That's what I do. Okay. I love doing that. I want to set things in motion. At minsan nagkakamali rin when you set things in motion. Kasi minsan... Sa tingin mo may mga kulang ka pa? Marami pa. So tanggap mo yun? I am a student of life. To put it in a simpler context, I'm a student of life. And kailan na lang yan? Dati feeling ako yung teacher eh. Mm-hmm. Ngayon, student of life ako. So natututo ka din naman. I like to learn, I like to listen to people's story, I'm interested with the journey of life. I wonder how people would talk about me when I die. Andun ako. If I leave the earth tomorrow, if I vanish, if later on, pag wake mami, I step into oblivion and I'm gone forever, how would people talk about it? Remember you. Diba? Paano, ano ako bilang experience? So, alam ko na maybe half of my career, marami ako na-disappoint, diba? Mm-hmm. So, yung other half, baka, tinatrabaho ko siya para konti lang yung ma-disappoint ko. Alam mo, pag may dudal dito na, sasabihin sa akin na, alam mo, nagbita tayo noon, alay ko tinatanong, kamusta ako noon? Oo. Oh. Diba? Kasi kung sabihin niya na inaasa mo siya, ready ako lagi mag-sorry. Kasi siya ka na. Wow. O bata ba ako? Nang ganun. So far, wala pa naman. Okay pa naman. May experience mga experience nila with you. So, ito, pagkakata. Sa mga nasungitan ko noon, dati, hindi ko napansin. Sinadya o hindi ako. I really apologize. Base naman sa mga kwento mo, you're in a safe place naman ngayon sa Energy FM. Happy place. Happy place. Ayan. Nung time na, mabalik ko lang ha, nung time na nawala ka kasi noon sa Love Radio, tapos ilang buwan kang walang trabaho, naisip mo ba na baka ito na yung katapusan ng career ko kapag walang kumuha sa akin? Or nasa utak mo na hindi, maraming kukuha sa akin? Hindi, magaling ako. So alam mo na may pupuntahan ka? Alam ko na marketable pa. Okay. Hindi ko lang, ang pinakamahirap iwanan noon ay yung mga kaibigan. Speaking of kaibigan, kasi sabi nila kapag daw meron ka at nasa tuktok ka, madami na sa paligid mo. Nung time na nawalan ka ng work at nagsastruggle ka noon, naramdaman mo ba na yung mga nangangamusa sa'yo, may nasa paligid mo? Oo naman, marami. Marami? Or feeling mo ba nabawasan? Nawala lang yung fans. Kasi may mga fans ako na naging friends eh. So nandun naman sila. Pero yung mga fan lang na, kumbaga parang gusto lang nila matawag na friends sila, wala sila. They are a fan of the show, not the person. May mga in-expect ka ba no na,
halimbawa, ina-expect mo na mag-aamos sa sa'yo, pero wala. Halimbawa, wala. Yung mga friends mo noon, bakit di man ako kinamos din ni ganito, ni ganyan? Wala akong natandaan. Wala akong. Oh, wala akong natandaan. So, hindi ka doon nakafocus kasi siguro. Kasi when I left dati, what I did, ano eh, kasama ko si Dikoy noon eh. Okay. Nag-abroad-abroad kami. Kasama mo din ako noon. Time na yon. Pero nag-abroad-abroad ako noon, di ba? So, parang nag-detach ka na. Ganun. Hindi na. Kasi ganito yan, no? Mayabang talaga yung puso ko noon. Noon. Kasi nung time na yon, what happened was, nung nag-resign ako noon, very hasty yung ano, pabaga, hindi ko nag-isipin yung pag-resign ko noon. Ang tanong ko lang sa utak ko, gaano kahaba ako mabubuhay in the same lifestyle without working? Kasi importante yun eh. May binubuhay ako nanay, anak, may mga kapatid na I have to be there for them. Mm-hmm. And I computed the money I had. Mm-hmm. 2 taon akong buhay pa. In the same lifestyle, ha? Wala akong i-adjust, ha? Ah, so parang hindi ka pa masyadong bothered na kung so kaya, meron, meron. So kaya ko mag-vacation ng 3 months. I went on a vacation, and then habang nasa vacation ako, marami nag-PPM na station. Ah. Baga they wanted. I wanted to be with TV5. Sila hindi nag-offer. Ang dami nag-offer sila yung sa hindi yun nag-offer sa akin nun. Talaga? Oo, alam mo lahat. Hindi ko na mapangalanan, ang dami nag-offer sa akin station nun. Oo. High-end, tsaka yung mga lahat. Masa. Ang inaantay ko na yung TV5. Dahil? Bakit gusto mo dun? May radio kasi may TV pa eh. Ah, okay. Oo, yun talaga. Kasi before pa noon, dati, nagka-show na ako sa kanila eh. So, kilala din nila ako eh. So, hinintay mo? Oo, manager ko na, utusan ko pa eh. Nay, Naji, tanong mo naman sa kanila, baka ano? Eh, matapang kasi nak yung peg mo eh, may tulpo na raw dun eh. Ganon, yun lang. Ah, okay. Oh, yun yung naging sagot sa akin. Good thing naman kasi. Oo, kasi andito ka naman. Nakakapag-guess pa rin naman ako dun. May sa lahat ng mga naging callers mo, meron ba isang tumatak sa'yo? Wala. Na until na naalala. Oh, talaga? Si dami? I think, Kara, if you're going to ask me that question 5 years ago, I will have a different answer. Bakit? But if, gumawa ngayon, kasi if I give you one particular answer to your question, I will be diminishing yung importance ng iba. So, I treat every caller as important as the last one. Hindi, kasi meron minsan na mahihit tayo. Alam mo, nakarelate ba tayo doon? Well, kung ang tanong mo ko yung maapektuhan ako, every story that has to do with parents. Lagi ako umiyak dyan eh. Madalas. Pag doon. Ano yan eh? OFW, di ba? Oh, yan. Soft spot ko yan. Soft spot ko yan. Yan ang mga ano. Kanina nga pag hiwa yung mga beka, hindi na ako lumuha. Ano nang masasabi mo doon sa mga nagsasabi na nagbago ka na daw kasi masyadong yumabang ka na daw sa ere. Yung mga, lagi ka daw ganit, kaya parang lilipat ko na lang. May mga naririnig ako gano'n siguro. Lililipat ka na pag si Papa Jackson kasi nag-iba yung timpla niya, mas tumapang lalo. Ayan yung mga nakikinig sa akin noon. Oo, parang ayaw daw nila. I mean, whether you believe me right now or not, I'm more fun now than before. Oh, pero ngayon kasi hindi ka na masyadong kagaya ng dati na nagwawala eh, di ba? Mm-hmm. Talaga, gano'n. Nagagano pa rin naman. O paminsan na lang. Pero kumbaga ngayon, I do it in a, kumbaga, comical way. Pero noon, aminado ka na sumobra ka. Nung nasa kabilang institution ka, na sumobra yun. I don't think sumobra kasi it brought me what I had. Kung yun yung ano mo eh, no? Iba kasi noon one way, people cannot bash you eh. Wala pang bashing noon eh. Wala pang, di ba, kumbaga radio lang noon eh. Di ba, the only thing you can do if you don't want what you're listening to is to turn off the radio. Ngayon kasi, if you don't want someone, meron ka ng paraan para sumagot eh. Mm-hmm. Dati kasi wala. So, mas maingat ngayon. Ah, kaya nag-ingat ka na din. Hindi naman dahil doon. Nag-mature lang siguro. Okay. Sa buhay naman tayo, may mga regrets ka ba nung dati? Na sana pala ito yung ginawa ko. Sana pala, for example, nag-ipon sana ako. Oo, sana naman. May nabili akong ganito. Ito yung... Oo naman. Ano so, yan? Meron din. Oo, regrets ko yan. Tawag nito. Alam mo, I remember one time looking at my passbook dati. Hindi ba uso yung online banking nun? Oo. I had so much money, I can buy a townhouse. Nang may iiwan pang pera, malaki pa. So, there was that time. Pero, hindi ko alam bakit. Well, para baka sabihin nyo, grabe siya nag-ipon. Hindi naman sandi ako nag-ipon. Namili lang ako between having a business or buying a house. Say, pinili ko yung negosyo. Kasi feeling ko, the business will generate money more. Mm-hmm. And siguro, I think I was in the wrong business or... Diba? Hindi yung negosyo, hindi pangit yung negosyo. It's just that it's a business na maybe suitable for somebody else but not sa akin. No? I think it was not the wisest decision of that time. At that time. Mm-hmm. Dapat nag-ipon ako.
Diba? Pero hindi pa naman huli ang lahat eh. Oo naman. Diba, I'm still able body, capable pa rin naman ako. Correct. Oo. So ngayon pa lang, no? Ngayon ka pala. Oo, alam mo, nanghihinayang ako doon. Bakit? Ang dami kong pera noon, diba? Oo. Siyempre, yun yung peak mo talaga eh, diba? Oo, ang dami kong pera noon. Kaya nga, pag sinasabi ko sa mga tao ngayon na, wala akong pera. Ano, sakto na lang. Diba? Nag-iipon ako. Wala naniniwala. Kailan lang, binigay sa akin ng bahay, 35 million eh. Alam mo sabi sa akin? Mahal nun ah. Alam mo sabi sa akin? Ano? Ikaw pa ba? Kaya mo yun. So yung lagi yung misconception sa'yo eh, na kaya mo yan, ganyan, pero... Sumagot naman ako. Ano? Sabi ko, hindi ko kaya yan. Pero then again, alam mo, when you experience having more than what you need, and then may experience mo rin yung you have exactly right on what you just need, yung saksapat lang. Marirealize mo na money isn't everything. Money is good. Di ba? Mm-hmm. When you use it to take care of the people you like. Halimbawa, gusto mong bumili ng bahay. Mm-hmm. Hindi naman din para sa akin yun. Para sa mga mahal mo naman sa buhay yun. Di ba? Kasi kaya mo naman matulog sa kotse. Kung kulang eh. Di ba? Mm-hmm. In the worst scenario, di ba? Pero you use money to take care of the people you like. Para wala rin pagkakaiba yan sa kasikatan. There's nothing special about having fame and having so much money. Alam mo yan, kasi marami yung kaibigang sobrang dami ng pera, mas masakang puso sa akin. Mas hindi makatulog sa gabi. Walang magawa yung pera sa kanila. Hindi sila kayang pakalmahin. Tama. Sa lahat ng pinagdaanan mo sa buhay mo, ano yung isang lesson na natutunan mo? Never promise anything when you're so happy. And never curse anyone or say anything mean when you're sad and when you're angry. Bakit? Kasi lilipas ang emosyon. So feeling mo ba nagawa mo yan? Yeah, na nakakapagsalita ka na masakit? Yeah. Ikaw ba hindi mo nagawa? Uy, hindi ako. Bakit ako na naman? Pero, nanong kita kasi, I think agreeable yun. Agreeable. So yun yung, ano pa? Well, that. Ano yung natutunan mo sa buhay? Yun. And it can be applied to me it can be applied into many facets of my life. Say, for example, I married. Mm. Diba? Kasi I was at the peak of some emotion I thought would last forever. Mm-hmm. And it didn't work out. Diba? Mm-hmm. So, ngayon, nakatali ako sa apat na corner ng papel na yan. Until I get, diba? I get freed by this government. So, yun mga yun eh. Diba? So, yun sinabi ko yung never promise anything when, diba? Kasi ang happiness and yung anger, at some point, temporary siya. Nawawala. Di ba? Alam mo kung ang dapat ang stable sa atin? Ano? Peace of mind. Yes, I agree. Yung happiness kasi, hindi ibig sabihin na masaya ka, may peace of mind. Hindi ibig sabihin, di ba? Hindi ibig sabihin na galit ka, wala kang peace of mind. Totoo. Meron bang nangyari sa buhay mo na feeling mo, ito yung pinakamasakit na nangyari sa buhay ko at ayokong balikan ito? I lost a friend. Yun yung pinakamasakit na masasabi mo. Well, so far, I lost my father, and it was an ordinary, hindi naman sa, mahal na mahal ko tatay ko siyempre, di ba? Mm-hmm. Pero yung, ano, yung effort of how to move on from losing my father, it was not debilitating, mm-hmm. di ba? I functioned normally when I lost my, si Papa, no? And I miss him every day. But when I lost Decoy, parang I lost someone. It, at the same time, it clipped my wings. Mm-hmm. Ganun eh. Oh. Kasi it's different to ano eh. Aha! Pag ako naiyak ka ba yan? Ito ba yung peg ng podcast? Hindi, hindi ko na lang. Ito eh. Ano ba yan? Bakit ako naiiyak din? Hindi kasi nabulakar ng Lloyd eh. It's always a blessing to have a friend who does nothing but encourage you. Oh, who believes the goodness in you. Di ba yung ano, yung will not leave your side. Ano yung namimiss mo kay Nico eh? Ay kasi, I have so many friends pa naman. Mm-hmm. Dami ko naman kaibigan. Natanong mo lang kasi, dahil tinanong mo kasi, hindi masakit. Di ko i-die kasi. So,
Ano yung mga nami-miss mo sa kanya? I miss being, told I love you, my friend. Kasi nag-I love you-an kayo eh. Oh, malala. Mahal kita, love you. Hindi mahal kita. Ano? Mahal kita. Every phone call. Every phone call. I still have many friends. Of course, I still have many friends. But I miss the guy. Kasi yung mga friends ko, makikita ko naman, nandiyan lang naman sila. Siya kasi. Isang commute lang. Eh, di ko ay, di ba? He is now in, yun na, di ba? Into a place where me dying is the only way. Maybe. Mm-hmm. I get to give the guy a hug again. Pero, siguro naman, wala kang regrets or wala kang mga hindi nasabi sa kanya kasi sabi mo nga, expressive ka sa kanya, di ba? Nag-I love you ka, mahal kita. Kanya-kanya, may mga kaibigan ako hindi expressive. May mga kaibigan expressive. Ah, so iba-iba ang treatment mo din. Yeah. Kasi di ko iwasan na unexpected friend. Yung mundo namin, hindi na magkadugtong. Mm-hmm. Di ba si Diko, yung two rap scene, di ba? Puro tattoo. Mm-hmm. Pag nakita mo nga kami, para kami mansanas sa tsaka, oh. Di ba? Tsaka saging, malayo. Tapos tsaka nagta-travel kayo together, di ba? And we enjoyed each other company. We really enjoyed. Ako, I get my, nakuha kay Diko yung, alam mo yung feistiness to doing business. Mm-hmm. What I provide Diko is yung balance. Mm-hmm. Pag alanganin siya sa decision, he would call me. Ikaw yung parang, feeling mo siguro, parang nakikita ko yung ano ko kasi sandalan niya ako, ako yung tanungan niya. Nakikita mo din yung value mo. Yeah. Alam mo, despite, ito na pag-usap friendship na. Mm-hmm. Despite of what my used to be friends would think of me and my friends now, kasi syempre sa buhay natin, may mga kaibigan tayo na matagal lang pinakakausama, nakakausap. Mm-hmm. You can call me a bad person, but never a bad friend. I may be a lot of many bad things, but I am not two things. Madamot at syempre sa mga kaibigan. Ayan, sorry. Namiss ko lang. Oo nga. Alam ko naman, tsaka alam ko kung gaano mo kamahal talaga si Dikoy. Kung alam mo ba ngayon, buhay pa si Dikoy, may gusto ka pa mo. Nakakatakot yung nandito. Hindi. Kung halimbawa, hindi pa siya nawala, buhay pa siya ngayon. May mga gusto ka pa bang sabihin sa kanya o ipa-thank you sa kanya? Well, that's the thing. I don't regret not telling Dikoy everything. I don't regret. Kasi every time I find him doing good, I call him. I congratulate. Ay, napaka-vocal ko kay Koy eh. Mm-hmm. Sobrang vocal ko kay Koy eh. Kasi diba, we regret the things we did not say until the person is gone. I don't have it with Dikoy. Yeah, kasi I've told him all that I could have said when he was still around. Mm-hmm. Ano yung best thing na natutunan mo sa friendship? Friendship should be effortless. Ang friendship hindi yung minimaintain eh. It's natural eh. Mm-hmm. It's a natural relationship between two or three more or more people having the same wavelength. Do you think naging mabuti kang friend sa lahat ah, kung sino mga naging kaibigan mo, kahit kay Nico eh, do you think you're a good friend? Oh, proudly. I am. Yes. I am. I think I'm a better friend than a boyfriend. My demeanor does not speak of how I care for a friend. Maalaga ka eh. Maalaga ako. Sa tingin ba meron ka din namang mga kakulangan being a friend? Oo naman. Ano sa tingin mo yung weakness mo or yung hindi ko to strength, ganyan. Saan ka mahina? Being a friend? Yeah. Iba kasi ako noon, iba ngayon. Ngayon, being a friend, siguro mas gusto ko na lang na mag-welcome ng kaibigan than to pursue a friendship. As you grow older, you tend to have less of people around you. Totoo yan. It's either they choose a different path or they die. Yun ang totoo yan eh. Diba? Especially now. Diba? At saka mahalaga naman kahit konti lang yung friends mo, alam mong intact, alam mong mapagkakatiwalaan mo, alam mong totoo. Hindi naman kailangan ng super daming friends sa paligid natin. Siyempre, di ba, nagbibigay ka ng advice, nag-i-entertain ka, komedyante ka, madami ka napapasaya. Meron ka din bang kumbaga moment na tinatamaan ka din ng sobrang lungkot, anxiety, ganyan? Oh, yes. Dumating ka rin ba sa point na ganun? Yes. I think, you should know when you need help. So, aminado ka naman sa bagay na yun? Yeah, na? Yung when life in general hits you. Oo. Di ba?
So yes. Kasi syempre hindi ang alam ng lahat, lagi kang tawa lang ng tawa, masaya, strong. Kasi pag tinignan ka, ay ang tibay nito eh. That's the sad part about being brave. People will glamour to see your weakness. Pero you have your weakness din. I have a lot. I don't have weakness. I have so many weaknesses. Anong ginagawa mo pag nakaramdam ka ng ganun? I play guitar. I ride my motorcycle. I go to the gym. Kasi, yun pag malungkot ka, it is something that you can have your friends with and be cured in. Mm-hmm. It is a personal battle you have to do. Mm-hmm. And fight on your own. Mm-hmm. Diba? Kasi ikaw ang takbuhan ng lahat. Pag malungkot, ikaw, paano ka? Yeah, tama ka dyan. But ibig sabihin, kahit tromopa ka dyan, maghabang ka makipagharuta sa mga kaibigan mo. Mm-hmm. Pag-uwi mo ng bahay, same yung... So, kailangan solve mo siya on your own. In life, I have so many misfires. And a lot of my misfires in life, nag-ricochet sa akin pabalik. And yun yung mga kinalulungkot ko na alam ko na I should know when to ask for help. Paano mo dinideal? The biggest part of it is that I count my blessings. I may not have so much in life. I lost my businesses, di ba? Before pandemic, during pandemic, di ba? I lost some friends along the way, figuratively and in death, di ba? Pero I still count my blessings. Ako na, I always say this, there will be more than a million people sa mundong ito who would rather have the problems I have than their problem. I'm still... So thankful ka pa din. Yun yung binabalikan mo. I take for granted yung plight ng mga tao may problema worse than me. Mm-hmm. Pero you can't help but feel na mas swerte ka pa rin. Kasi ilan ang problema mo. Mm-hmm. Pero syempre tao ka rin minsan. Diba? Ano yung pinaka isang bagay na feeling mo itong bagay na to ito yung pinaka weakness ko or makakasakit sa akin? Relationships in general. Kahit kanino? Yes, so... Most of my strength were devoted into building relationships with people. Yan yun. I did not build a monument for myself. I did not build a house for myself. Nothing tangible, but relationships. A lot of people will remember me because I have built relationships with them. Be it a good or bad one, nasa sa kanila na yun. That's their call. But pinagyaman ko sarili ko sa relasyon na in-enjoy ko naman. Thank you sa journey. At saka Nakakainis naman. Hirap pala magpigil.